7 dapat nandito siya. So follow siya is called na. So the cover. 6, 7. Dahil mayaman kami sa shuttle cup at may dala akong apat, so ayaw na nila na medyo nagamit na. 9, 7, 8. Okay, sa tatandaan nyo, kapag naglalaro, situate na babalik kayo sa center. Para mas madali sa inyo kung babagsak yung shuttle cup sa likod, sa side, o sa front. So we cover 8, 9, 8. So we cover 10, 7. Hindi na nervous si Mr. Marikit. 10. So we cover 9, 10. All. Late.
Play. Okay, so pag may tie, kung sino yung player na makakaroon ng 2 points na score, siya yung i-consider na winner. Pero ang score natin is up to 21. So 20 sila, so dapat ang score ng isang player will be 22 para ma-determine ang winner. Pero halimbawa, maraming chances pa na nagkaroon sila ng tie, ang score is up to 30. Kung sino yung makapag-score ng 30, kahit na 29 yung isa, yung 30 na nakapag-score ang considered na winner. So all 20, 22 dapat, 22 tayo. Okay, so we have now the winner for the first set. Pero hindi na natin i-continue up to 3 sets. So, 3 sets to determine the winner. So, 1 set lang tayo ngayon. And, by the way, may gagawin pa pala kayo yung ano yung pagdating hindi pa namin masyado hindi pa namin na-explain yung tinatawag nating ano yung hitting action, yung follow through, yung backswing. So yung action pala ng racket, so we have na the backswing na tinatawag ito para matira mo yung ano yung shuttlecock, magkakaroon ka ng backswing, swing the racket at the back. And then, kung saan yung position ng shuttlecock, so hitting action, and then follow through. So, sa lahat naman ng, ano, ng sports, meron tayong tinatawag na follow through. Ano yung follow through? Yung action after hitting the shuttlecock, continue sa movement. Even sa volleyball, kapag nagkaroon ka ng action sa volleyball, diretso pa rin yan, hindi siya pwede mag-stop automatic. And sa basketball, shooting, so, hindi pwedeng pag ganito, stop agad. So, yun ang ano, yung tinatawag na follow through. So, that is the, ano, the, yung, ano, yung tinatawag nating hitting action or backswing, hitting action, and follow through. By the way, we have 3 types of stroke na tinatawag nating underhand stroke, overhand, and sidearm. Pag sinabi nating underhand, ito, dito tatama yung ano yung shuttlecock sa baba. So under. Pag sinabi natin overhand, sa taas na siya. So yung tinatawag na overhand. Pag ano naman sinasabing sidearm, dito sa side.
So para hindi kayo masyadong mahirapan sa badminton, do not wait for the shuttlecock to go down na masyado. Na pag bumaba, mas mahirap ibalik ang shuttlecock kapag nasa baba na. So kung kaya ninyong tirahin na nasa taas pa para maibalik ninyo sa kalaban ninyo, tirahin nyo na. Para hindi kayo mahirapan kasi pagpababa na, ang tendency ng iba pagpababa is to lift the shuttlecock, itataas. So ang nangyayari, pag itinaas nila, papunta na doon sa ceiling. Mas mabuti kung titirahin nyo sa taas, ganun ang tira. Pero kung aantayin nyo pa na mag-fall pa siya dyan, tapos ititira ninyo na ganun, baka hindi nyo na maibalik yung shuttlecock sa kalaban nyo. Okay, so yan lang muna at meron pa tayong gagawin. Let's have a break.